Kamusta mga Pards? At welcome back to my YouTube channel. At for today mga Pards ay meron tayo ngayong iba bike check na dalawang 27.5 na bikes na isa ay mapupunta nga na or considering as or we may consider as budget bikes. At yung isa naman ay nasa mid-range pero budget pa rin at kung papasok pa rin sa budget ninyo. At yan nga ay ang Totem at ang Beta Crown Tail 27.5. At syempre, andito tayo ngayon, walang iba kundi sa Ride Bikes. Andito na tayo sa Ride Bikes. It's been a while, medyo matagal tayo hindi nakabalik dito. At syempre, ang bike check na to mga Pards ay hatid sa inyo ng Ride Bikes. Located to sa Pascam 1 sa Camachile Subdivision. Puntahan nyo na nga sila kung para sa inyo itong iba bike check natin na dalawang 27.5 na isang budget bikes at yung isa naman flagship or mid-range na pasok pa rin naman sa makukonsider natin as budget bikes. At mamaya mga Pards ay bibigyan ko rin kayo ng B-roll sa mga stock update nila dito, pero for the meantime mga Pards ay syempre ay dalawa kagad ang iba bike check natin ngayong araw, dalawang 27.5 na bike. At baka doon sa dalawang yon ay naandito na sa dalawang yon o dalawang to yung hinahanap nyo na bike na 27.5 na pasok sa budget ninyo. At dahil dyan mga Pards ay start na nga natin i-bike check itong dalawang 27.5 na bikes MTB para sa inyo. At ayan, nasa likod ko na, start na natin mga Pards. Okay mga Pards, unahin na natin tong Beta Crown Tail 27.5. Ang kanyang frame ay 15.5 small aluminum frame, internal cabling sa top tube sa gilid at meron din external sa top tube sa ilalim naman. So ito yung pinaka frame niya. Pagdating sa head tube, siya ay naka straight head tube pa and naka quick release yung kanyang drop out. Ang kanyang seat post diameter 27.2. Ayan. And naka threaded pa yung bottom bracket shell niya for the frame ng Beta Crown Tail. Para sa kanyang tinidor, powered by Super Beta. Ayan. So 100 yung travel, steel stanchion, naka coil pa ito mga Pards. At the same time may manual lockout na din siya. So andito yung air supply knob. Okay? Non-tapered siguro yung steer tube niya nasa mga I think by 10 inches. Quick release yung kanyang slot sa hubs. Yan ang kanyang tinidor. Cockpit set powered by Beta low rise na handlebar by 780 and ang kanyang stem ay by 80mm, positive negative 7 yung kanyang rise, 31.8 yung clamping, Beta na rin ang seat post niya at the same time yung kanyang saddle na quick release po yung kanyang seat post clamp. Yan mga Pards. Ang handle grip niya is ito, yung standard na rubber handle grip. So pagdating sa kanyang drivetrain, ang drivetrain niya ay powered by LTU A3. Naka 3x8 speed siya with speed indicator mga Pards. Clamp type yung kanyang shifters. So punta tayo sa kanyang, ito, sa kanyang cassette. Or kanyang cogs. Yung cogs niya is powered by Shunfeng 1126. I think so. 1126. Ang kanyang RD, Shunfeng din. Ang FD niya, ordinary Shunfeng. Ganun din yung kanyang crank set. Squared, taper, threaded tight pa yung kanyang bottom bracket. Ang haba ng kanyang crank arm siguro by 170 lang to. So ayan mga Pards. So upple yung kanyang FD clamp type. Tapos may chain guard na rin siya dito sa kanyang crank. Okay, ayan. Ayan, 3x8 na siya. Para sa kanyang brake set, ang brake set niya is ordinary mechanical type, 160mm yung diameter ng kanyang rotor, harap at likod.
Yan, para sa brakes mga parts. For the wheel set mga parts is powered by Beta aluminum rim 36 holes and ng kanyang tires mga parts polima na fast trolling. Ayan. And then yung kanyang hubs is ordinary hubs mga parts. Ayan. Di ba? Yung kasama niyang pedal, of course, hindi pa nakakabit yan. Ito yung ordinary nylon pedal. So, of course, kakabit nyo na lang pagka nabili nyo na yung bike. And meron rin siyang mga reflectorize sa kanyang rim na nakabit for safety purpose. At yan nga, ang ating Beta Crown Tail 27.5. Ito yung colorway na available, green, blue, red. Ayan. So yung binabike check natin ngayon, black, all black, steel black. Ito pa yung mga available colors. Dito nga, sa Rai Bikes. Okay mga parts, isunod na kaagad natin ang Totem 27.5. Ang ganda ng color nito mga parts. Gunmetal silver. Start with the frame. Ang frame size niya is small, aluminum frame. Internal cabling sa gilid ng down tube at sa gilid, ayan, sa gilid ng down tube, sorry, sa gilid ng top tube niya. And naka quick release pa yung kanyang dropout. Ang diameter ng kanyang seat post is 27.2 also. And yung kanyang head tube, ay non-tapered pa. So ayan. And ang kanyang bottom bracket shell, I think, is threaded type. Yan, threaded type. So dito pala lumusot yun, no? Dito lumusot yung kanyang internal cabling sa baba ng bottom bracket shell. Ayan, for the frame mga parts. Ang ganda, ganda. Parang gunmetal, gray silver siya. Para sa Timidor mga parts, powered by Totem Performance. Naka coil type 100 yung travel, naka manual lockout. Non-tapered yung steerer tube niya. Steerer tube niya mga around 9 inches yung haba niyan. Okay, ito yung preload niya para sa hangin kung magdadagdag ng air. Naka quick release yung kanyang slot para sa hubs. So, ayan, naka coil pa to mga parts, 100 yung travel. Ito yung tinidor niya, powered by Totem also. Totem Performance. Yan. For the cockpit set mga parts, powered also by Totem, straight handlebar ang XC nito. I think ano to? Around the 680. XC lang siya. And then yung haba ng kanyang stem is by 80. Parang wala naman siyang positive or negative. Parang meron mga 7 degrees lang siguro. So ayan. And then for the seat post, ordinary siguro powered by Totem na rin. And for the saddle, chunky saddle to mga parts, powered also by Totem. For the handle grip, ito yung standard rubber handle grip mga parts na kasama ni Totem. So ayan. Para sa drivetrain mga parts, this is powered by L2A5. Naka 3x9 speed siya with shifting indicators. Ayan. Clamp type yung kanyang shifters. And of course, let's go with the cogs. Yung cogs niya is 1132. I think so, no? 1132 teeth. And chain niya is ano ba tong chain na to? Ayan, Tech Pure. Powered by Tech Pure. Altus yung kanyang RD. Okay, yung Altus yung kanyang RD. And then for the FDL2R clamp type, down pull. And for the crankset, yung crankset niya Pro Wheel. Okay. So yung kanyang bottom bracket naka square taper, threaded type na bottom bracket pa. Ayan mga parts for the drive train. Ang ganda no, nagbe-blend yung kulay niya oh, sa frame. Galing. Okay mga parts. Sorry no, may konting patalastas. Pagdating sa brake set, ang brake set niya is naka-hydraulic na zoom. Okay, hydraulic na zoom to. Hindi ko alam kung anong model ng zoom. Ayan. Pero ang galing no, kakulay na rin ng premium hydraulic brakes niya no. Zoom hydraulic brakes. And then yung kanyang diameter ng rotors is 160, both harap
at saka likod. So may stand slot pa siya dito. Pwede naman tanggalin to. Medyo mabigat to pag nagra-ride kayo. Tanggalin nyo na lang. So ayun, naka-zoom na siya. Hydraulic brakes. So may choice to mga parts. Actually, ang stock nito, naka-mechanical pa. Pero for this case kasi, si Ride Bikes, no, mga parts, ay ina-upgrade din nila na into hydraulic brakes yung ibang bike nila. Pero kung gusto nyo ng naka- mechanical brakes, pwede rin naman. So, katulad nito. Ayan, mga parts. Oh. Ayan. Oh. Naka-mechanical dyan. So, yung iba, naka- hydraulic brakes. So, ang colorway na available is ito. Yung parang blue. Sky blue. Ay, parang mint green. Blue. Sorry, mga parts, no? Black at saka yung silver. Pero ang ganda ng silver, mga parts. Ito, yung binabike check natin. So, yeah. Stout Blaze, yung 27.5, isa sa mga na-bike check ko. Alam ko, nasa 12,000 din yung price nila dito. And meron pa ako isang nakitang road bike dito. Meron pa rin sila. Ito, Foxster. Kung nakikita nyo, Foxster Carrera. Meron pa rin. So, hindi lang alam. I'm not so sure lang sa price to. Pero may Foxster Carrera pa sila dito. At Stout Blaze 27.5. Ito yung naka-hydraulic na Logan. Na brake set. So punta na lang kayo dito kay ano, kay Ride Bikes. Meron pa sila dito. So yung mga parts, nagkaroon lang ng konting patalastas. At pagkatapos nga nating i-bike check yung Totem 27.5 at yung ating Beta Crown Tail dito nga sa Ride Bikes, ay panahon na para i-reveal naman natin ang kanilang presyo kung papasok sa budget ninyo. At sigurado hindi na ako magkakamali dahil pinasulit ko na yung price nila, no? Okay, para dun sa ano, para dun sa Beta Crown Tail from 10,200, ang presyo nila ng Beta Crown Tail ay 8,700, mga parts. Yes, mga parts, 8,700 kung pasok sa budget nyo, ay puntahan nyo na nga dito sa Ride Bikes yung Beta Crown Tail. At para naman dun sa Totem na 27.5, so unahin muna natin yung naka-mechanical brakes pa. Sabi ko nga sa inyo, dalawang klase yon, yung isa naka-mechanical, yung isa in-upgrade nila sa hydraulic brakes. At para dun sa naka-mechanical brakes pa na Totem, ay ito yung presyo ay 11,500. Yes, mga parts, 11,500 yung naka-mechanical brakes. At pag yung naka-hydraulic brakes naman, yung naka-zoom hydraulic brakes na yung unit na kukuha ninyo ay 13,000 po, mga parts, yung presyo. Yes, mga parts, 13,000, paulit-ulit tayo para sigurado lang, mga parts. At hanggang dito na nga lang muna, mga parts, no? Hanggang dito na lang muna ang ating bike check for today dito nga sa Ride Bikes. Next week, may mga parting silang bagong units, no? Bagong brand, fresh na fresh. At abangan natin yan, i-feature natin yan sa ating vlog, mga parts. At for the day, yan muna yung ating bike check dito sa kanila for the Totem 27.5 at Beta Crown Tail. No? So, at pinakita ko rin sa inyo, no, yung mga available pa nilang units dito. Meron pa silang yun, no? Yung meron pa silang stout dito na Blaze 27.5. Meron pa lang isang Foxster Carrera. So kung pasok ka sa budget niya at sa specs niya, yung dalawang ano, dalawang binacheck ko at yung Stout Blaze, sa mga naghahanap na Stout Blaze na naka-hydraulic brakes, meron pa sila sa Ride Bikes. Makita-kita nga tayo sa mga susunod pa nating mga vlog, mga vlogs, mga parts at bike check. So ayan, kami stock, so lang pa, meron pa rin naman mga stock si Ride Bikes. Patayin nyo na rito.